Precious Heart Romances present Assault Series 1 Zedvage Assault by 4reuminct. Copyright 2022 by Precious Pages Corporation. Narrated by Elijah Maglaya and John Carlo Canales. Chapter 25 Melt. Saan ka galing? Magsi 6 a.m. na maabutan kong pumasok si Jack sa hotel room habang kumakain ako ng breakfast na inihanda niya. Umalis siguro siya kaninang madaling araw. Pagkatapos ngayon lang uli bumalik. Hindi ko alam kung saan siya nagpupunta. Baka kay Monica niya. Wala. Humiti ng tipid si Jax at mukhang pagod na pagod. Naghubad siya ng gloves at leather jacket, saka inilagay sa sofa. Kumain ka na? Tanong ko. Habang inaalis niya sa bulsa ang lahat ng dalang deadly weapons, inilapag niya yung baril, balisong, at kung ano-ano pa. Oo. Saan ka galing? Inis na tanong ko. Kay Monica na naman? Napatingin si Jack sa akin at iniwan ako. Aba, pumasok siya sa bedroom. Natapos na akong kumain pero hindi pa rin siya lumalabas. Nakakainis na. Tumayo ako at kinuha ang cardigan ko. May naisip akong paraan para mapalabas si Jack sa kwarto na yan. Lintik. Jax, aalis ako! Sigaw ko pero walang sumagot. Jax! Tawag ko. Pero wala pa rin sumasagot. Patabog kong binuksan yung pinto. Napaatras ako kaagad na makitang nasa kama siya. Nakadapa at natutulog. Lumapit ako at inayos ang pagkakahiga niya. Nilagyan ko siya ng unan sa ulo at kinumutan. Inaasan ko rin yung temperature ng aircon bago haplusin ang buhok niya. Pagod na pagod siya, pero ayaw namang sabihin kung saan siya nanggaling. Feeling ko, kasalanan ko uli na ganito siya. Wag. Bulong ni Jax kaya napatingin ako sa kanya. Si Chi. Napangiti ako at hinalikan siya sa noo bago patayin ang ilaw at natulog din sa tabi niya. Laro. Bulong ni Yuan habang paikot na nakaupo ang apat na grupo sa sala. So sinasabi mong gago ka na sa simula pa lang, sa'yo na humingi ng tulong si Jax? Tinignan nito ng masama ni Tevin. Opo. Apa. Nakangiting sabi ni Tevin habang kumakain ng popcorn. Ayaw ipasabi ni Jaxvien eh. Hindi raw kayo bati. Ikaw ang nagsabi kay Jax? Hindi po. Itinaas ni Tevin ang dalawang kamay. Hindi po. Si Kian po. Sinabi niyo po kasi kay Kian, madaldal yun. Sabi lang niya nawawala si Chiara pero hindi niya sinabi kung sino ang kumuha kaya galit si Jaxvien nung ayaw niyo pang sabihin. Umuso ito pagkatapos magpaliwanag. Ano mga pinagawa ni Jax sa'yo? Tanong naman ni Jamil. Pinabili niya ako ng rifle, granada, tapos tinulungan ko siya nung pinatay niya yung lalaking hindi ko kilala. Tapos, nagbabantay rin ako dun sa base ni Ice. Tapos, tuwing madaling araw, alis ako para makipag-meet sa kanya. Sinong binatay ni Jax pagkatapos nung sa ospital? Tanong ni Jerris. Si Henry. Tapos, naabutan siya ng mga lalaki kaya pinatay rin niya. Tinext ko kasi sa kanya na kay Henry niya itanong. Tarantado. Pinigilan ni Yuan si Aider. Nangaambaan na nito si Tevin. Nasaan na si Chiara? Tanong naman ni Kurt. Hindi ko alam. Pagtatanggol ni Tevin sa sarili. Nung gabi na sinabi kong bibili ako ng pagkain, umalis si Jaxvien. Sabi niya, huwag na kaming sumama. Kami? Tanong ni Carissa. Sinong kami? Ito talaga ang taong kahit maliit na bagay ay napapansin. Si Monica, saka ako. Seryosong sagot ni Tevin. Monica? Biglang tanong ni Jadzia. Napatingin si Tevin sa babae. Matagal na nagkatinginan ng dalawa
bago nagsalita si Jadzia. Sino si Monica? Ano? Nag-isip si Tevi ng isasagot dahil hindi rin naman ito kilala ang babae. Nagkausap lang ang dalawa dahil laging kasama ni Jax noon. Kaibigan ko. Ah. Tumangutango si Jadzia. Nagpigil ng tawa ang Kingstern na nagbabatukan pa. Sumeryoso bigla. May laban ba? Tanong ni Aider habang tawa ng tawa. Nagmurahan pa si na Jerris at nagtulakan habang tumatawa rin. Umirap si Tevin. Metrasi! Nagpipigil ng tawa si Yuan habang pinipilit magseryoso. Seryoso na siya. Pagsaway nito sa dalawang siraulong tao pa rin ng tawa. Pero tumigil din maya-maya at umayos ng upo nang tingnan ni Tevin ng masama. Ha? Takot? Ano nga pala yung larong tinutukoy niyo ng Kingstern kanina? Tanong ni Davis. Ah! Umiti uli si Tevin. May laro si Jaxvien. Gusto niyo rin bang sumali? Ano nga yung laro? Tanong din ni Gian. Umisi si Tevin at sumandal sa sofa. Paramihan ng mapapatay. 5 points sa bawat mapatay na bawat grupo. Kapag nahanap si Ice, 30 points. Kung sino yung manalo, mabibigyan ng 3 wish. Ngayong madaling araw, 2 a.m., pupunta tayo sa lugar ni Jax. 3 a.m., pupunta tayo sa lugar ni Ice. Magkakaroon ng 5 grupo at para patas, hiwa-hiwalay tayo. Shit! May pakulo si Jax! Sabi ni Adi. Okay game! Bilangan na! Pagkatapos magbilangan ng lahat, ay nakabuo ng 4 na grupo. Sa red team, sina Aider, Emily, Evan, Gian at Jamil. Sa blue team, sina Adi, Jerris, Ivor, Ivan at Ilier. Sa green team, sina Jadzia, Tevin, Kurt, Firenze at Davis. Sa white team, sina Yuan, Carissa, Leaf at Javiera. Kapag nakapatay kayo, lagyan nyo ng sticky note ng kulay ng team nyo o kaya talian nyo ng lubid na kulay ng team nyo. Basta may kulay ng team nyo, okay na raw yun. Si Ice daw ay titira. Tatalian at tatakpan yung bibig. Kapag may fireworks na, ibig sabihin tapos na yung laro. Hindi ba 5 grupo? Sino yung isa pa? Tanong ni Emily. Umisi uli si Tevin. Ang black team, Chiara at Jax. Ha? Huh? Sigaw ng lahat. Chiara at Jax? Hindi makapaniwalang ulit pa ni Javiera. Talo na tayo niyan! Kaya niyan! Sabi ni Aider. Pinapalakas ko lang ang loob yun pero hindi niyo yan kaya. Napahawak ito sa dibdib at umaktong nasaktan. Kayo lang. Kaya namin. Go red team! Ulol! Sigaw ni Yuan. Meeting ng mga grupo! Sigaw ni Jerris. Nagsitayuan ang lahat at punta sa kanya-kanyang mga pwesto. Alas 2 ng madaling araw nang may nag-doorbell. Binuksan ko yung pinto. Pagkabukas ko, muntik na akong matumba sa sahig. Nayakapin ako ng gunner. Hindi ako makahinga! Reklamo ko sa kanila. Wisit! Wisit ka, Chiara! Nag-alala kami lahat, alam mo ba? Sigaw ni Adi. Sambay hampas sa akin. Kung saan saan lupalop ka namin hinanap? Sabi ni Carissa. Kala mo nakakatuwa yung ginawa mo? Si Jamil. Yay! Nandito ka na uli! Natutuwang sabi ni Jadzia. Gaga ka! Sinabunutan siya ni Emily pero bigla rin binitawan. Welcome sa inyo. Namamanghang sabi ko na lang dahil ang dami pala nila ngayon. Ang Kingstern, Gunner, Blackrick, pati ang Piersage kasali rin. Ayos to ah. Pagkapasok nilang lahat, pumunta kami sa sala kung saan naroon si Jax. Naipaliwanag na ni Tevin kaya hindi ko na ulitin. Malamig na sabi ni Jax.
Gusto ko lang sabihin na good luck at huwag kayong magpapatayan. Sayang. Target ko na si Ider eh. Malokong sabi ni Jeris. Nagtulakan na naman silang dalawa. Tatlong hiling. Kahit ano talaga? Tanong ni Leaf. Tumango si Jax. Kahit trip sa Europe? Tanong ni Ilir. Tumango uli si Jax. Ay, King Ina. Alam ko na ang plano ni Jax eh. Kapag naipanalo niya to, hihilingin niya na patayin niyo ang mga sarili niyo. Ha! Na-figure out ko na to eh. Sabi ni Ader na hitsurang parang may naisip siyang imbensyon na makatutulong sa bansa. Bobo. Bulong ni Yuan. May point siya. Sabi ni Tevin. Hindi ko lang sure pero pinag-iisipan ko pa. Seryosong sabi ni Jax. Napahugot sila ng hininga. Tingnan na lang natin. Inulit ni Jax ang rules at ang mga bili niya bago sila palayasin para makapag-ayos na. Saktong alas tres ay aalis na ang lahat para pumunta sa base ni Ice. Nang maiwan kami ni Jax, nagbihis agad ako. Naka-black leather sando ako at black ripped jeans. May belt akong lalagyan ng mga barel at bala na nakapaikot sa baywang ko. Nagsuot din ako ng black gloves. Itinali ko ang buhok ko sa bun. Nag-makeup din ako ng fierce at dark ang dating. Lumingon ako kay Jax. Naka-black shirt siya at black leather jacket na hindi nakabutones. Naka-gloves din siyang black na may metal. Saka may belt na katulad ng akin. Kinalikuran niya ako. Sabay lagay ng face mask na black din. Mahirap na. Baka makilala si Jax. Kumuha ako ng bolero leather jacket at sinuot yun. Kinuha ko na rin ang lahat ng gagamitin ko at inilagay sa baywang ko. Dala ko na yung mga tali. Pagpapaalala ko kay Jax at tumango siya. Mukhang seryosong seryoso siya ngayon ah. Kanina pa siya ganyan. Tara na. Hinila ako ni Jax papunta sa bintana. Tumalon kami pababa habang nakahawak siya sa tali at diretsyong bumagsak sa kotse niya nakababa ang hood. Ganoon din ang ginawa ko bago niya pinaharurot paalis ang sasakyan. Hindi ako kinakabahan. Nakakaramdam ako ng thrill. Ipaghihiganti ko ang sarili ko. Lahat ng ginawa nilang pagpapahirap at pambabastos sa akin, ibabalik ko sa kanila. At si Jax? Igaganti ko siya at ibabalik lahat ng ginawa niya para sa akin. Okay na? Tanong ni Jax nang nakarating kami sa base ni Ice. Nag-sign ng okay ang mga team. Sunod na tumingin sa akin si Jax. Ayusin mo. Ako pa. Ikaw ka mo. Nag-signal siya ng go at tumungtong kaagad ako sa balikat niya para makaakyat sa bakod na semento at bumaba sa kabilaan yun. Pagkababa ko, umakyat ako sa puno at ipinosisyon ang rifle. Sumilip ako. Naramdaman kong nasa ibaba na ng puno si Jax. Ninja ang lalaki na yan. Hindi ko alam kung paano siya nakapunta agad dito. Maya-maya, nakarinig ako ng putukin ng baril. Kaya sunod-sunod ko ring binaril yung limang lalaking nagbabantay sa unang building na nasunog noong nakaraan. Nakita ko na lang na naglalakad si Jax papunta sa mga lalaki para talian ang mga yon. Binabaril niya ang lahat ng humaharang sa kanya. May humawak sa balikat niya at tinutukan siya ng baril. Pero sinipa niya yon sa tuhod at binali ang leeg. Saka tinalian ng itim na tela. Sumenya siya sa akin na pumunta na ako sa second building. Kaya bumaba na ako. May tao! Sigaw ng isang lalaki. Agad kong tinakpan ang bibig niya at hinampas ng baril sa ulo bago itinali ang dalawang kamay. Nagtago ako sa likod ng pader. At nang may nagtakbuhang mga lalaki sa corner, sinapa ko yung isa at inihagis sa mga kasama niya. Gumulong ako sa damuhan nang magsimula na silang magbarilan. Binaril ko ang mga ilaw. Nang dumilim, pumunta ako sa likuran ng isang lalaki at sinaksak siya sa baywang. Natakot yung isa dahil biglang bumagsak yung kasama niya. Maawa kayo sa akin! Sabi ng natitirang lalaki. Pagkatapos sunod-sunod na matumba ang mga kasama niya. Sinipa ko siya kaya nasubsob siya. Naawa ba kayo sa akin nang binalak niyo kong pagsamantalhan? Sinabunutan ko siya at iniuntog sa semento. Naawa ba kayo? Inuntog ko uli siya. Babarilin ko na sana siya sa ari.
nang biglang may humawak sa balikat ko. Itutumba ko sana yon nang ma-realize kong si Jax pala. Huwag naman dyan. Masakit yan. Natatawang sabi niya. Wala akong pakialam! Binaril bigla ni Jax sa dibdib yung lalaki at tinalian. Hinila na niya ako paalis doon. Nagulat pa ako na makalabas kami. Puro nakabulagtang mga katawan ang tumambad sa amin na may black na tali sa kamay. MVP kayo, no? Nagibit balikat lang siya at hinila ako papunta sa likod ng second building. Kaya mo na to, di ba? Tanong niya. May tao ba tayo sa loob? Nasa third building ang mga team. Pagbibigay alam niya. Sa labas lang ako. Sabi niya, bago putulin ang cords ng kuryente, dahilan para magdilim sa buong second building at magsigawan ng mga naroon. Dumaan ako sa may bintana. Pagkababa ko pa lang, sinipa ako na sa mukha ang lalaking nakita ko at binato ng flower vase ang isa pang lalaking mukhang tanga na walang makita sa dilim. Nag-slide ako sa table nang may sunod-sunod na balang papunta sa akin. Agad ko siyang binaril sa kamay at nabitawan niya ang hawak na baril. Sinabunutan ko ang lalaking may dalang flashlight. Sabay umpog sa kanya sa pader. Tinutukan ko ang lalaki sa ulo. Nasaan si Ice? Bulong ko. Hindi ko alam. Nasaan si Ice? Ulit ko. Fourth building. Nakatago. Sa kabila. Binitawan ko siya at pinilipit ang leeg. Sabay tali sa mga kamay niya at ng iba pang mga lalaki. Umakyat ako sa second floor at pinausukan yun. Isinuot ko ang mask at bumaba. Naghintay ako ng 5 minuto bago umakyat uli. Nakabulagtaan na ang lahat na nandun. Tinalian ko muna sila. Saka mabilis na umalis dahil baka malason din ako. Nang makalabas ako ng second building, may humila sa akin. Saan tayo? Tanong ko kay Jax. Nasa? Alam ko. Sagot niya at pinaakyat uli ako sa bakod. Uy! May ice candy sila sa freezer! Tuwang-tuwang sabi ni Tevin habang naghahalongkat sa ref. Hala! We! Lumapit si Jadzia at kumuha ng 2. Sabay salpak sa bibig. What? Ang sarap! Uy! Ano yan? May lalaking lumapit at hinila ang ice candy mula sa bibig ni Jadzia. Nag-init ang ulo ni Jadzia at agad na sinipa sa mukha ang lalaki. Sinabunutan pa nito yon at iniuntog sa dulo ng mesa. Buko flavor to! Ayos na? Wala nang malay ang lalaki na bumagsak sa sahig. Lumapit naman si Tevin para salpakan ng ice candy sa bibig niyon. Grabe ka naman, Jadzia. Gusto lang naman yata niya makatikim din eh. Naaawang sabi nito. Nakita na kasing puti. Itatanong pa kung ano. Siyempre, buko flavor. Alam nga naman, chocolate. Reklamo pa ni Jadzia. Uy! Anong ginagawa ni Jan? Tanong ni Aider. Kalaban! Sigaw ni Tevin. Sa kabilang dako, nag-aaway na sina Emily at Javiera dahil parehong nakabaril ng iisang tao lang. Kaunti na lang. Magsasabon na tana ang mga ito na kinakansyawan pa ng mga lalaking dapat ay pinapatay ng 2. Ako ang nauli! Hindi mo ba nakita? Sigaw ni Javiera. Nabulag yata ako kani-kanina lang. Mataray na sabi ni Emily. Nabulag ka ba ng makapal mong eyeliner? Kala mo ikinaganda mo yung suot mong puting dress? Mukha kang inaamag na tinapay, gaga! Mas pangit yung lipstick mo! Lumilindol ba dyan sa mga labi mo? Mahiya ka naman sa nail polish mong neon. Kitang-kita ka niyan sa gabi, te. Tama na nga yan! Saway ni Adi sa 2. Hindi na dapat pinapatulan ng mga low, Javiera. Sabi naman ni Firenze. Ano? Sigaw ni Carissa nang mapadaan. Ano sabi mo sa kaibigan ko? Bising-bisi ang lahat sa pakikipagpatayan. Hindi man lang napansin na hindi pa nakikita ng mga ito sina Jax at Chiara. Pati na rin si Ice. Natamaan ba? Tanong ni Gian. Tanga. Malamang. Bumagsak sa sahig o. Sabi ni Evan. Lahat talaga ng tinatamaan? Napo-fall? Nasasaktan?
Biglang sabi ni Jamil, "Minsan, nakakamatay pa ang tama na yan." "Hoy, gago ka ba? Bakit mo ako binabaril?" Sigaw ni Jerry's ka-eater na nasa second floor. "Ay, kala ko pati ikaw kasama." Sigaw rin ni Eater. "Halika dito, wabaa ka. Magbarilan tayo." Hamon ni Jerry's. "Aray ko, putang!" Napatalon si Jerry's ng barilin ni Eater ang kinatatayuan nito. "Ble, hindi ako tinamaan." Sumilip si Eater at inasinta ang ulo ni Jerry's. Agad tumakbo si Jerry's na agad ding sinundan ng mga bala ni Eater. Sa kabilang dako, "Anong ginagawa nila?" Tanong ni Ivor kay Ilier habang nakatingin kina Jerry's at Eater. "Naglalaro." Sagot ni Ilier. "Eh, iyon." Turo ni Ivan sa naglalakad na sina Tevin at Jadzia na kumakain pa ng ice candy. "Kala yata nila naglalakad sila sa park." Sabi ni Ilier. "Oh!" Sigaw ni na Ilier at Ivan nang magtumbling si Jadzia ng dalawang beses, sabay sipa sa dalawang lalaki. Binaril naman ni Tevin yung lalaki sa likuran ni Jadzia. "Idol! Hoy Jerry's! Bumalik ka rito! Huwag kang makapaglaro dyan kundi susungaling-aling ka yung bibig mo! Sinasabi ko sa'yo!" Sigaw ni Adi. Sa kabila pang dako, "Tayo-tayo na lang yata nagpapatayan," sabi ni Kurt. "Magsasabunot na nga sina Emily at Javiera," sabi rin ni Davis habang nakikipagsapakan. "Ano yan?" tanong ni Kurt nang magmamadaling bumaba si Yuan habang may akay-akay. "Nabaril si Leif." Sabi ni Yuan. "May first aid kit ka ba dito?" Patakbo rin lumapit si Carissa na tinulungang humiga si Leif sa may mesa. "Ako na, ako na." Sabi ni Carissa. "Sinundo ako ni Jax gamit ang kotse niya at umikot kami sa buong parking lot dito sa base ni Ice. Napunta kami sa pang-apat na building na nasa pinakalikod ng base at pumasok doon. Nakipagsuntukan si Jax sa mga guard na nandoon. Kaya na niya yon, kaya kinutkot ko na lang ang kuko ko habang naghihintay. Nang makapasok kami sa loob ng building, agad kong hinawakan ang lalaking nakita ko at itinali ang mga kamay niya sa likod. Sinikmuraan naman siya ni Jax bago inihagis sa malaking basurahan. Binaril ko yung basurahan at napasigaw ang lalaki. Saka kami nagtago ni Jax sa may puno. Nandiyan na?" tanong ko kay Jax, pero bigla niya akong binuhat kaya nasipa ako sa mukha yung isang lalaki. Binaliktad ako ni Jax at nasipa ako pa yung nasa likuran ko. Pagkatapos, bumaling ako kay Jax. "Walang hiya ka?" Tumawa lang siya. "Okay ka pa?" "Okay pa." Pinalitan ko ng bala yung baril ko bago naglakad ng mabilis sa my right side. Si Jax sa left. Umakyat ako sa fourth building na may dalawang palapag lang. Mamaya, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Walang tao sa unang palapag, kaya umakyat ako sa pangalawa. Sinipa ako ang pinto at yumuko kaagad sa sahig nang may balang muntik nang tumama sa akin. Gumulong ako sa sahig at nagtago sa likod ng sofa. "Sino ka?" sigaw nang nagsalita. Nag-init ang dugo ko. Ice. Gumulong uli ako papunta sa kabilang sofa na mas malapit sa kanya. "Nasaan ka?" sigaw uli niya. Tumayo ako at lumapit kay Ice nang hindi niya napapansin. Inalabit ko siya. Saka sinapak. Dahilan para matumba siya. Tinakpan ko ng panyo ang bibig at ilong niya. Kaya nawalan ka agad siya ng malay. "Ah!" Napahawak ako sa braso nang may bumaril sa akin. Tumingin ako sa pinto. May lalaki dun. Isa sa mga kaibigan ni Ice sa bar. Kinuha ko ang baril ko para barilin siya. Pero bigla siyang nawala. Tumayo ako para umalis na. Pero bigla na lang nagliyab yung pader. Bumagsak yung kahoy mula sa kisame. Kaya napadapa ako sa sahig. "Jax!" sigaw ko dahil hindi ko maialis ang kahoy na nakadagan sa binti ko. Mukhang nasusunog na ang building at hindi ko na alam kung anong gagawin. Sinubukan ko uling tanggalin pero nanghihina na ang braso ko. "Jax! Nasaan ka ba?" "Jax!" tawag ko uli kahit hinang-hina na ako sa dami ng dugo na nawala sa akin.
Pero walang dumating. Huwag mong iisipin na hindi kita hahanapin kapag napahamak ka. Lahat. Lahat gagawin ko para sa'yo. Jax, mamamatay na yata ako. Huwag mong isipin na hindi kita hahanapin. Chiara!